maangas siya tingnan. Ayan o. Sa side by side, maangas siya tingnan. Sasabihin ko na rin sa inyo yung mga major issue. Yung pinaka worst case na naranasan kong issue dito. So what's up mga boss? Ito yung mga major upgrades na ginawa ko sa KYMCO ko. So unang-una ko ipapakita sa inyo. Binago kasi yung harapan nito. Totally iba yung mukha niya, yung harapan niya. So ipapakita ko sa inyo ko yung ano yung major upgrades na ginawa ko dito sa KYMCO 400 ko. At magkano ba ang ginastos ko? Sasabihin ko na rin sa inyo yung mga major issue, mga minor issue na naranasan ko mga ilang buwan dito sa KYMCO 400 ko. So let's go. Sa mugs repaint. Okay, mamimigay ng free repaint mug si painting shop. Okay. So panoorin niyo na lang kung paano makasali at paano karon ng libre repaint mug sa kanila. So yung unang-una kong ginawa dito mga boss, ayan. Okay. Yan na yung itsura niya ngayon. So ito yung dati. Okay. Kung mapapansin niyo, wala na yung nandito. Okay, mas maangas na yung forma niya ngayon, mas maangas na siya tingnan. Syempre may mini driving tayo. Okay. Maglalagay pa ako dito ng isang ilaw. Pinago ko yung tinanggal ko dito. So ngayon mas maangas siya tingnan. Ayan o. Sa side by side maangas siya tingnan. Pangalawa dito mga boss ay yung mga tornilyo. Okay, pinalitan ko siya ng mga bolts. Sa disc bolts, sa caliper bracket, kabilaan yan. Eto. So eto, pinalitan ko yan. Disc bolts. So eto, hindi ko pinalitan mga boss kasi medyo complicated yung ABS nito kaya hindi ko siya pinalitan kasi kabilaan to. Mamaya magkaroon ako ng problema sa brake system ko sa harap. Medyo delikado siya. Okay, pinalitan ko yung kabilaan. Ito. Sa sensor bolts. Sa disc bolt. Ito, wala akong makita na kasing haba niya kaya hindi ko siya pinalitan. Dito naman tayo sa top. So, pinalitan ko yung brake fluid bolts. Yung kadalasang bumibilog. So, pinalitan ko na rin siya. Hang po ang tatak nito. Okay. Yan, kabilaan yan. Pinalitan ko na rin siya ng body bolts. Totally lahat ng body bolts ko pinalitan ko. Eto. Tapos naglagay ako ng CP holder dito. Motowolf sana, pero motowolf baka naman. Ayan. Kompleto na yan. So ito. Okay to. Tapos dito naman sa crank side. Totally pinalitan ko na rin siya lahat. Eto, size 14 to. So ito yung sa air filter. Ayan. Sa crankcase, kompleto na yan mga boss. Okay. So hindi ko lang na picturean na pinalitan ko pala ng regroove bell. Kasi sobrang dragging talaga nito. So naramdaman ko yung pagbabago ng dragging. Pre, pinalitan ko na din yung plate bolts. Okay. Dito sa side na to, hindi ko ulit pinalitan yung sa banjo. Kasi mahirapan ako. So naglagay ako dito ng mudguard. Mudguard ang tawag nila dito. So dito totally napalitan ko na. Shock, caliper, sensor. Rare nut, yayamanin. Siyempre yung pipe, X-Max po yung pipe natin. Thank you kay Sir Boyet ng MT8. So pinalitan ko na rin dito. Ito lang talaga ako na amaze. Dito sa mukha niya, medyo maangas na siya. Dun sa mga common issue na naranasan ko dito sa KYMCO 400 ko, sa mga ilang buwan ko na nagamit. Una dyan yung fuel pump, diba? Naalala niyo, pinost ko yan. Hindi naman nila pinalitan ng unit. Una kasi ayoko na rin palitan ng unit kasi parang naano na ako sa unit na to eh. Parang nasanay na ako. Pangalawa, yung eto yung pangalawa. Eto yung common, na common talaga. Wait lang ha, sana ma-champuan natin. Time to time kong nararanasan talaga to eh. Yan, umiilaw siya, 'di ba? Minsan hindi yan umiilaw. Minsan pag nagche-champuan ko, hindi siya umiilaw. Ayun, umiilaw siya ngayon. 'Di ba? Pag ino-open ko, umiilaw siya. So, common na ginagawa ko dyan, papatayin ko lang ulit, tapos i-open ko. Ayan, nag-open siya ngayon. Okay. Mga nakaraan talaga, hindi. Yung pinaka worst case na naranasan kong issue dito, hindi ko makakalimutan, yung nagtotrottle ako. Nagtotrottle ako, biglang namatay. What? Natakot ako kasi, syempre, nagtotrottle ka, biglang namatay. So, imagine mo yun, tumatakbo ka, biglang mamatay. Tapos may truck sa likod. So anong nangyari lang yun, pagka throttle ko, tumutrottle ako, tumatakbo, tapos biglang namatay. Tapos inon ko lang, bibilis lang, on off ulit. Tapos push start, yun. So isang beses pa lang nangyari sa akin yun, hindi na naulit. Okay. Sana ma-address ni KYMCO kasi ang daming problema
na hindi ko pa din naranasan dito kagaya ng iba. Ito sikat na mekaniko si Johnny Basco, nag-post siya sa KYMCO. So sana ma-address ni KYMCO yung problema ng mga unit kasi hindi naman din barya to mga boss. 'Di ba? Sana ma-address ni KYMCO na ma-refer niya, maayos niya yung mga common problem ni KYMCO branded. Kasi na-release nilang bago, sana wala nang problem. Siyempre, okay naman sa akin tong unit na to kasi yun pa lang naman na nararanasan ko. Yung worst lang naman yung biglang namatay. Na sana wag nang maulit na tumatakbo ako sa express at biglang namatay. Diba? Nakakatakot yun, nakakatakot. So hanggang dyan mga boss, okay, salamat sa panunod nyo. Sinishare ko lang sa inyo mga boss kung anong major upgrades na ginawa ko dito sa KYMCO 400 ko. Okay, at nagpa-recover lang tayo mga boss kasi nagpa-vaccine ako. So hanggang dyan mga boss, salamat sa support nyo.